Hello. So this is the continuation of our series on structural design of two-story residential building. So dito na tayo sa reinforced concrete beam design using RCDC. Okay? So open natin RCDC. Okay? So once open mo na RCDC, ito na yung interface na lalabas. Put ka ng project details mo. Project name. Okay, client, Mr. blah blah blah. Then design code natin. Dito na tayo sa latest, which is 2014 ACI. And then link natin. Run analysis muna natin yung STAAD natin para ma-refresh lang. Okay. Yun. Then, sa design element, beam tayo. Then, pag-click mo ng beam, yan, lalabas yung mga levels. So, roof beam tayo muna. 8.3, top level. Create new project. Boom. So, ito yung interface ng RCDC natin. Right side, yan na yung plan. Automatic na yan. So, actually, itong plan na to is pwede na itong final plan mo sa structural. May grids na yan dyan lahat ng dimensions. Pwede mo yung masave into CAD file. Then, left side is mga descriptions ng beams mo. Sizes, etc. Then, first, dito tayo sa settings. General and reinforcement. Pwedeng i-ignore mo yung torsion. Set ka ng certain value. Pero dito, huwag natin i-ignore. Ductile design. This is a special moment frame. Okay. Material properties. 3,000 PSI. Grade 60. It's for 10 na lang gamitin natin. So, if grade 40 gusto mo, pwede kang mag-add yan. Grade 40 is 276 MPa. Yan. Okay, pwede pang mag-add ng values. Kung dito rin sa concrete, walang values. Ito lang dyan. So, use natin ang grade 60. Clear cover for beams, 40 na lang ilagay natin. Although, itong exterior beams, dapat 50 yan. So, 40 na lang ilagay natin dyan. Main steel bars, we'll be using 16. So, minimum maximum, ginawa kong 16 para nakafix na siya dun sa 16. So, steel, 13 lang yan. Itong SRF, sidebar for torsion, lang yan. 10 to 16. Okay. Next, rebar curtailment. Base na yan sa code. Default na lang natin yan. Details and drawings. Yan. Default na lang natin ito. Minsan may, usually ito, binabago ko ito. Ito, itong preview na ito. Tinatanggap yung number sign. Then, MM talaga ito. Para pwede tingnan. Yan. Then, SRF. Yan. Okay. Then, preferred bar spacing. Yan, pwede kong i-adjust. Palakihan mo ng number of bars in sa isang row. Gawin mong 5. Kaya natin kung pasok sa... Okay, pasok pa rin. Kung 6, hindi na pwede. 5 lang. Ito, pwede pa itong gawing 6. Okay. After nun, basic load cases. So, ito yung magiging setup ng basic load cases. Load 1, load type is earthquake along X direction. EZ is earthquake along Z direction. Dead load. LL is live load. Copy mo lang yan lahat. Transfer mo sa kabila. Okay, for the load combinations, pwede kang i-adapt mo yung nasa analysis mo, which is yun naman na yun. Or, pwede kang mag-add
mag-add or mag-edit ng mga bago. Check natin yung load combination. Dapat is yung ultimate, which is, ito naman yung ultimate. Okay. Okay. After nun, ready for design na. Design, auto design. OPM. So, okay siya. Now, kung di grade 60 naman, available is grade 40 sa area. Are yun yung ideal for the budget, grade 40. Try natin ng grade 40. Yan. Design. Yun. Okay na din. So, yun. Wala namang failure since roof beam is very, actually, malaki nga itong member na ito for roof beam. Malaki itong member na ito for roof beam. So, okay, ipapakita ko dito. Let's try to adjust. Dito natin i-adjust. Gawin natin 250 by 300. 50 by 300. Then, again, kung may failure, so, kailangan mo siyang i-redesign. Click mo lang yung beam kung saan yung may fail. Magre-red yan kung may fail. Click mo lang yun. And then, right-click mo lang yun. And then, design. Yeah. So, ito, try natin i-change. Since malaki yung 300, 400 para sa roof beam. So, 250 by 300 na lang tayo. Yan. Adjust ko na yung dimensions. Okay na yung concrete grade, steel grade. And then to redesign, click mo lang to. Yung layers, gawin natin tig 1. Kasi hindi pala siya pasok sa 30 by 30, sa 300 na depth. Hindi magdadalawang layer. Okay? Kasi fail. So hindi siya pwede. Gawin natin 350. Then, 2, C, yun, okay naman. So, na-adjust ko yung size ng beam. Sa roof beam natin, 250 by 350. Then, accept. Adjust na siya. Okay, so pwede mong gawin dito. Or pwede mong, dun mo i-edit sa stud. It's up to you, 350. 350. Okay. Ngayon, kung may changes pa dito base sa design. So, I believe okay naman ito lahat. Ngayon, kung may changes ka dito, dito ka lang sa file para ma-update yung STAAD file. So, file, state analysis file. Yan. So, mayari, ito yung magiging bagong file mo na ngayon with the updated updated file. Ito na siya. So, mayari, yung STAAD, meron kang file doon na panibago na STAAD file, which is inline na or updated na base sa mga nabagong dimensions dito. Okay? So, check natin yung iba. So, baka naman mag-fail sa 250 by 350. 50, 350. Okay. Yun. So, again, yung kagandahan ng RCDC is ready na siya for structural plan. So, meaning, ito. Ito ka ng CAD file. Pwede mo na ito siyang gawing CAD file mo. Save mo lang yan. And next nating next may ipapakita is the report section or report menu. Yan, schedule, sa table na din yan, and CAD file. Pwede mo siyang save by CAD file. Diyan na lahat. Okay, size, main, and secondary reinforcement. Diyan lahat.
Elevation and section. Hindi ko siya makita. Let's try B13, 14, 15. Automatic na siyang nagdrawing ng beam na naka-in-indicate mo. Ayun. Okay, and the section. Yeah. And then, ano pa? Project settings, design summary. Sa design analysis naman, dito ka sa design calculation. Ito yung gagamitin mo. Then, kuha ka lang ng... sa itong beam na to. Kasi sobrang dami ito pag isa-isahin mo. Pag lahat ilalagay. Yeah. Right. Tapos save mo lang yan into PDF. Indicate na dyan lahat. And then meron ka pang bill of quantities. BOQ. So, yan. Concrete cost for 3,000 PSI, let's say 4-5 rebar, yun yan. Then for formworks, yun yan. Matin na siya mag-compute ng cost. Yan. Nice. And bukod doon, ito pa, bar bending schedule. So, pwede ka maka-generate ng bar bending schedule sa lahat. So let's say, itong beam na to. Minimum rebar length. So usually commercial, most common commercial size 6 meter. Yan, lagyan natin dyan, 6 meters. And then, pwede kang magpili either drawing, naka-drawing or spreadsheet or both. So dito in this case, drawing lang ilagay natin. Then detail and drawing section. Okay. Ayun. Then, generate. Ayun. Yun yung mga bar bending schedule ng na-select nating beams. Ayan. So, naka detail na dyan yung drawing lahat. Ito yung lap splice and everything. Ayan. Ito na talaga yung actual rebar cutting and schedule. Okay? Ayun. So, that's for beams using RCDC STAAD RCDC reinforced concrete advance design. Okay. Thank you.